Hello guys! Welcome back to the channel. Medyo matagal tayo din nakapag-post. So for today's video, operahan natin yung gill curl ng ating hbrtg RTG. Nag-prepare tayo ng clove oil galing sa pet stop kay Boss Julius. Thank you. Meron din tayong malaking cellophane para sa paghuli. Galing kay Pastor Jeff C. of Big Heroes. Kaya pala hindi ako nakapag-post for how many months because nagkaroon ng condition yung anak ko. It's a congenital condition, pero ngayon okay na siya, inoperahan na. It's called CPAM. At sa awa ng Diyos, okay na siya. At recovering, doing good. Yung cause para ng gill curl is according to Google and sa mga friends, pwedeng bad water quality, number one. Tsaka number two is the lack of oxygen or lack of the current water flow sa gills. So, kailangan merong water flow sa ating tank para maganda yung flow sa gills niya. Sa case naman ng hbrtg RTG ko, nagpakain ako ng superworm. Tapos nakalimutan ko, nag-water change ako, kaya sumuka. Yun, napollute na yung water. Pero nag-water change na naman ako. Pagka na next day, yung sa left part nag-curl na siya. Yung hbrtg RTG pala natin galing sa Cebu Arowana Imports. Shout out to Mike Sanchez. It's an island born kaya ako binili. So ngayon huhulihin na natin ang ating hbrtg RTG. So meron tayong malaking cellophane. Usually ginagawa ko kinofold ko siya sa magliit na lang siya. Ito na rin ang magpuporma ng bilog para papasok yung isda natin. Sa paghuli, make sure lang huwag ka mag-hesitate, ikaw mag-control sa isda. After natin ulihin, lagyan natin ng clove oil para hindi siya tatalon. Tsaka advice ko lang, babaan yung water para magwala, hindi siya mauntog. So no injuries pag mababa yung tubig. Come here, boy. Puporma muna ng bilog. Guide mo siya. Ay, nako. Come here, boy. Natin konti para maliit na siya din sa lupin. Dapat unang ulo eh. Yun. Pasok na. Problema na lang. Marami masyadong tubig. So, bawasan natin konti. So, nahirap siya kunin eh. Bawas tayo hanggang sa madali na lang siya tagahin. As long as nababad yung gills niya, okay lang yan. Okay, this is good. Lagay tayo ng clove oil. Narelax lang siya. Estimate lang natin ang drops.
serve natin. Serve natin hanggang sa mag-flip na siya. Wala na sa balance. So yan ay kakat natin. So ikakat natin yung soft part lang. Kakulba man din eh. So ito yung tinanggal natin. Ito yung scary part, pero okay lang yun. Napag-grogy pa pero at least gumagalaw na. Guys, finally, after ilang weeks ko na giplan, nagawa ko na talaga, medyo, ano lang, dapat prepared, kasi medyo, ewan ko, nasobrahan paglagay ng chrome oil, medyo matagal siya naka-recover, pero at least natanggal na yung girl na part. So, thank you for watching, guys. Abangan nyo, marami pa tayong video na Quiet Braille. Abangan nyo guys. Marami pa tayong video na darating. Please like, share, and subscribe. And share nyo sa mga friends nyo. Sa tingin nyo, magugustuhan yung video. Thank you.
See you, bye.